Hello guys, kain tayo, kain na naman tayo. Yan, ulam ko for today is paksiw na salmonite. Nabili ko, fresh na fresh. Sarap, ipaksiw talaga itong mga ganitong klaseng isda, salmonite. Kain tayo, kain. Ngayon, may pag-uusapan na naman tayo. Yung pag-uusapan na, masarap pakinggan yung salitang abroad. No, kahit sino. May marinig lang yan. Pag sinabing asawa mo, abroad. Yung anak mo, abroad. Napakasarap pakinggan. Pero alam nyo ba, ng mga taong iyan, ay napilitan na lang yan na mag-abroad dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Kasi kung dito lang sa Pilipinas, walang trabaho. Lalong hihirap ang buhay. Kaya mga taong iyan, na lang si abroad, ay nabagyan sa kanilang kalooban. Totoo yan. Nabagyan sa kalooban nila. Kasi bakit? Kung may trabaho lang naman dito sa Pilipinas, bakit hindi? Ba? Kaso napipilitan na lang mag-abroad. Ilang buwan pa lang dun. Parang gusto nang umuwi. Gusto nang umuwi. Ilang buwan pa lang. Bakit? Kasi hirap na hirap sa trabaho eh. Imagine mo, kung katulong ka doon sa ibang bansa, halos wala kang tulog. Dagdagan pa lang amo mo na restrikto. Pasalamat ka kung ang amo nila ay mabait, mapagbigay, hindi madamot sa pagkain, walang pagkain dyan sa rep, walang pagkain dyan sa kusina, ay pagkain din nila. Eh, paano kung hindi? Diba? Paano kung hindi? Kaya karamihan sa kanila ay nag-DTS. Kahit gaano kahirap ang buhay sa abroad, DTS para sa pamilya. Kaya ikaw na nakikinig ka para to sa'yo. Pakinggan mo to. At bago mo to pakinggan, please like and follow and share this video. Tindihan mo. Kaya kayo naman na pamilya, asawa, anak na naiwan dito sa Pilipinas, magpakabuti kayo, magpakaayos kayo. Unahin natin ang anak. Huh? Kung ang nanay ninyo, ang tatay ninyo nasa abroad, kayong mga anak, responsibilidad din yung mag-aral na mabuti. Kung kayo ay nag-aaral, mag-aaral na mabuti. Hindi yung hirap na yung parents ninyo sa abroad. Dagdag pa kayong pasanin, dagdag pa kayong pagbigat. Bakit? Kasi imbes na mag-aral kayo na mabuti, nagwawalwal kayo to the highest level. No? Kain tayo? Hindi, ang salmonite. Ang sarap ng salmonite. Paksa ng salmonite. Tapos, kayo na mga anak, kung makademand kayo sa kay nanay ninyo, kay tatay ninyo dahil lang sa abroad, wagas. Pero, hindi nyo man na sinusukulian ng mabuti. Hindi kayo nag-aaral ng mabuti. Ha? Pero, makademand kayo, wagas. Hingi ng ganito, hingi ng ganyan. Ibibigay din ng parent. Kasi ang parent, rason din nila, kaya nag-abroad para maibigay ang hinihingi ng anak. Which is, okay naman yun. Pero ito naman ang mga anak, walang pakils. Walang pakils sa hirap ng sa hirap na naranasan ng parent nila sa abroad. Ba? Walwal dito, walwal doon. Ibang anak, ganyan. Ba? Tapos pag hindi pa maibigay, ang hinihingi nila, aba, sila pa may ganang magalit sa parent nila. Bakit hindi lang kayo ang maging parent? Baliktarin natin ang sitwasyon. No? Nagpapakahirap ang parent ninyo sa ibang bansa, all you need to do is magpakahirap ka rin ng pag-aaral mo para masuklian mo ang paghihirap ng mga magulang mo. No? Kaya nga, sila napilitan na mag-abroad eh. Kaya para mapaaral ka sa prestigyosong paaralan eh. Private, mamahaling paaralan. Para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Tapos ang ending, hindi ka nakagraduate. Hindi ka nakatapos. Hindi na nag-aaral pala. So, ngayon, kanino ang kasalanan? Diba? At ikaw naman, na asawa, no? Kung wala kang trabaho dito sa Pinas, ang asawa mo na sa abroad, aba, magpakatino ka naman. Hawakan mo naman na mabuti ang pira ng asawa mo na pinapadala sa inyo. Budgetin mo na maayos. Hindi yung pagtanggap mo ng pira ang padala sa iyo ay parang piyesta. No? Parang nagpipiesta ka. Alak dito, alak doon. Wala namang problema dyan na uminom kayo. Pero sana naman pahalagahan ninyo kung ano ang mga pinapadala ng asawa ninyo sa inyo. Bumili kayo ng pangailangan sa loob ng bahay. Number one kasi yan. Number one talaga yan. Pangailangan sa bahay, bigas, pangailangan sa kusina. No, bayaran ang dapat bayaran ng mga bills. No, kung may bahay kayo na binabayaran, may kuryente, tubig na binabayaran, bayaran. And then, mag-save din. Mag-save-save din ang pira. Para pag uwi ng asawa ninyo, may makita din sa mura. Diba? Hindi yung wala ka na ng trabaho,
ginagasta mo palang bonggang-bongga ang padala ng asawa mo, kaya wala. Pag-uwi ng asawa mo, hirap pa rin ang buhay. Kasi, imbes na tulungan mo ang asawa mo para makasave, para sa future, ayun, nasave. Save ka. Save sa alak. Ang buhay ng mga nag-abroad ay sadyang talagang napakahirap. Kasi marami akong mga kamag-anak na nag-abroad. Marami din akong mga kamag-anak nagsa-abroadan. At karamihan sa kanila, pag-uwi, walang miura, walang nakita. Imbes na mapaayos ang bahay, imbes makapundar ang mga gamit sa loob ng bahay, wala. Kasi ang naiwan na asawa, walang kwenta. Ay, sorry for the word. Pero which is, yun yung totoo. May gana pang gumawa ng hindi maganda. Ha? Yung asawa na nagtatrabaho sa abroad, kulang sa tulog. Makatulog na ng 5 hours, swerte na. Ngalay ang buong katawan. Masakit ang buong katawan. Diba? Pero hindi nyo yan napapansin. Hindi nyo nabibigyan ng halaga yan. Ang iniisip nyo lang, kayo na naiwan dito sa Pilipinas, ay paano kayo magpakasaya? Paano kayo magpakasarap? Sa saan ang mga pag-iisip ninyo? Kawawa naman yung mga nag-abroad. Tapos kayo na naiwan dito. Wala kayong pakis. Hindi ko naman nila lahat. Hindi ko naman nila lahat. Kasi marami pa rin naman mga nakapundar, mga nag-abroad, mga nakapundar, mga naiwan dito sa Pinas ay mga matitino. Pero marami din ang mga naiwan dito sa Pinas na mga walang pakils sa asawa nila, sa mga anak nila, sa mga kamag-anak nila. Ang pakils lang talaga nila is, ang pakialam lang nila is paano sila magpakasaya pag natanggap nila ang padala buwan-buwan. So, ganun yun. So, ganun yun. Kayo na mga anak. Kung masama ang pakiramdam ng parent ng nanay niyo, ng tatay niyo na nasa abroad, hindi niyo man kinakamusta. Kamustahin niyo. Ano ba naman 'yan sa araw-araw, pagising mo sa umaga, good morning pa, good morning ma. Nakamusta ka na, kumain ka na ba? Ganun. Ganun dapat. Pero hindi. Maalala lang si mama, maalala lang si papa kung magkailangan ka. Pag wala kang kailangan, didma si mama, didma si papa. Diba? Napit na maubos. Masarap. Masarap. Yung kanin, masarap yung salmonete. Ano? Sarap o, fresh o, fresh yan. Pink na pink. So, pahalagahan natin ang pera padala ng ating kapamilya. At palagi din natin silang isama sa panalangin na sana ay safe sila, sana ay maganda ang kanilang kalusugan, araw-araw, gabi-gabi. Bigyan sila ng lakas para sa kanilang mga trabaho, mabibigat ang trabaho. Huwag puro sarili. Akala nyo, nailag-abroad sila, nakaupo lang sila doon, magpicture-picture. Hindi. Akala nyo, dahil nakikita nyo, nagpipicture, masaya sa video, okay sila? Hindi. Dinadaan na lang nila yan sa tawa. Ang sakit ng kanilang likod. Ang pagod nila. Diba? Kaya kayo lahat ng mga OFW, pag napanood niya ito, saludo ako sa inyo. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. And God bless us all. Bye-bye.